Hello ko pare ko, in this video ituturo ko sa inyo kung paano ko napabilis yung wifi connection ko from 30 Mbps plan to 70 Mbps result. And also, ituturo ko yung reason kung bakit nga ba nagkakaroon ka ng pagbaga sa iyong internet connection. And also, ano yung solution para rito. Ngayon, simulan na natin tong video after ng intro. Let's go! So kapare ko, ano nga ba yung reason na tinutukoy ko? So i-explain ko na lang yung isa kapare ko na reason kung bakit nga ba mabagal yung wifi mo. Pero usually napakaraming reason. Hindi ko na sinama kasi yung iba technical. Yung iba naman eh medyo malawak, medyo mahirap siya explain in a 1-minute explanation video. Pero usually kapare ko, kung bakit mabagal yung wifi mo, medyo technical dito ang explain ko pero sana makasabay kayo, okay? Ito ay tinatawag ng pagkakaiba ng inyong mga wifi channels. Ano yung wifi channels kapare ko? Ang wifi channels kapare ko is ito yung dinadaanan ng internet connection natin sa pagdi-distribute ng wifi natin. And also, yung dinadaanan din ng mga data sa pumapasok sa routers natin or sa modem natin. Ngayon, ibig sabihin, ito, kung ihahanin tulad dati sa daan, ito yung dinadaanan ng mismong wifis natin or ng internet natin. Ngayon, isipin ninyo, if yung channel na dinadaanan ninyo is congested. For example, meron tatlong highway o may tatlong channel. Ngayon, itong tatlong highway na to, dito kay highway number 1, meron dumadaan na 20 sasakyan. Yung 20 sasakyan na yun, anong tingin ninyo na magkakaroon doon kay channel number 1 o kay highway number 1? Siyempre, unang-una, magiging congested siya. Pangalawa, magkakaroon ng traffic. Pangatlo, mabagal yung usad. Ngayon, kay channel number 2 naman kapare ko, may 5 hanggang 6 na sasakyan. Ngayon, syempre, mas mabilis siya kay channel number 1 kasi 5 lang naman yung dumadaan doon. Pero, may tendency pa rin na bumagal sila, depende doon sa channel. Ngayon naman, yung channel number 2, ay channel number 3, I mean, is isa lang yung dumadaan sa kanya. Ngayon, anong may isip ninyo doon sa channel number 3? Syempre, kung sino man yung dumadaan doon, is stable and also tuloy-tuloy lang yung takbo niya. Kasi nga, yung channel number 3 is isa lang yung dumadaan, walang sagabal sa kanya o sa paligid niya. Unlike channel number 1 and channel number 2. Ngayon kapare ko, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano makaalis sa congested channel and then lumipat sa best channel, which is yung kagaya ng ginawa kong example, kay channel na walang masyadong dumadaan or gumagamit. Ngayon kung gusto niyo, interesado kayo, simulan na natin to. So ngayon kapare ko, paano natin babaguhin yung mga wifi channel or network channel ng mga wifi sa atin? So kinakailangan natin kapare ko, malaman yung gateway and also username and password ng ating mismo mga wifi routers or modem. By the way, malalaman nyo yan yung kanilang mismo identity or information na tinutukoy ko sa ilalim mismo ng mga wifi and routers niyo. Makikita nyo yan, ito yung example, okay? Pangalawa naman, kinakailangan natin ng wifi analyzer kasi dito sa loob nito kapare ko, is malalaman natin kung ano yung best network channel na pwede natin switchan. Ngayon, let's assume na meron na kayo ng lahat and then i-open lang natin sa Wi-Fi Analyzer. Sa loob nito kapare ko, pumunta tayo sa ating access point. Sa access point, malalaman natin kung ano yung channel na kinukunikan ng ating mismong router or ng ating mismong Wi-Fi. As you can see, yung aking channel Wi-Fi or yung sa Wi-Fi ko, isa ako nagsya sa channel 8. Okay? Ngayon, pumunta tayo sa channel rating ng ating application. So, pwede ito mga pare ko, malalaman natin yung mga good router channel na pwede natin gamitin. Basta guys, huwag nyong intindihin yung best channels, etc. kasi pabago-bago yan. Ang pinakamabest dyan na malaman ninyo is yung kanyang user sa channel na yon. Kagaya na sinabi ko kanina sa explanation. Kung as you can see, nakikita nyo sa channel 1, isa lang yung user niya kasi dito sa channel number, ito yan, yung 1 to 13, sa gilid kasi niya is nakalagay yung access point count. Ibig sabihin, yung user na nakakonek or ginagamit yung channel na yon. As you can see, sa channel 1, isa lang yung user. Sa channel 2, dalawa lang. Sa channel 3, dalawa lang din. Kay channel 4, apat lang. As you can see kapare ko, ito yung mga needed nating malaman or data nating malaman para malaman natin kung ano yung good na router channel. As you can see, sa channel 1, yung pinaka-good para sa atin. Ngayon kapare ko, after nating malaman kung ano yung good channel para sa atin, ngayon ang gagawin natin is ilalagin natin mismo or hahanapin natin yung IP address ng ating mga wifi kagaya na sinabi ko kanina. By the way, ganito yung technique na ginagawa ko para mahanap po yung wifi gateway ko or yung gateway mismo ng ating router ng ECS123. Punta lang kayo sa inyong wifi settings, hanapin yung wifi settings option and then hanapin ninyo yung router part or yung tinatawag na gateway, depende sa mga settings. Copy nyo lang yung kapare ko and then pumunta tayo sa ating Google Chrome and then ipipaste lang natin to sa itaas, okay?
Yan. And then dito sa part ito, kapare ko, nito dito nung inyong mga respective username and password. By the way, mga kapare ko, itong settings sa ginagawa nito na set o pagsisetup natin is pwede to sa lahat kapare ko na network. Mapa PLDT, Globe, or Converge man yan. Kasi sa nakaraan natin video, marami nagtanong. Okay? Lahat po pwede. So, ilalagay lang natin yung default username and password sa akin. Okay na. Login lang natin. And then sa part ito, kapare ko, hanapin nyo lang yung tinatawag na advanced configuration. Sa ibang mga network, halimbawa PLDT or Sky kayo o kaya Converge, iba yung kanyang interface. Okay? Huwag kayong malilito. Hanapin nyo na lang. Pwede nyo namang i-search. Okay? So, after that, na naklik ninyo yung ating advanced configuration or advanced settings, I mean, click nyo lang yung WLAN. Sa part na ito, kapare ko, mayroong mga option dito, as you can see, sa 2.4 and 5G bandwidth. Ngayon, dahil nga nakakonect tayo sa 2.4, which is ito yung kanyang SSID, CBN, BMMB, and ito naman is papasok tayo sa ating 2.4 advanced network, okay? Kasi dito sa part nito, dito natin pwedeng baguhin yung kanyang channel, okay? Sa part nito, hanapin nyo lang din ha, kagaya ng sinabi ko mga parang ko, different network, different yung kanyang UI or interface sa mismo pagsisetup ng ating router. Hanapin nyo na lang yung channel part, okay? After nyo malocate, let's assume na nalocate na ninyo, kagaya na sinabi doon sa application, ang best channel network na pwede natin gamitin is channel 1. As you can see, nakaset siya sa automatic, i-click nyo lang siya as channel 1. Yan, makikita ninyo dito, channel, nakaset na sa channel 1. Para mas save yan mga kapare ko, i-click nyo yung apply button. After ninyo ma-apply, mawawala yung connection natin sa wifi, magre-restart siya ng bahagya, and then babalik din agad siya, okay? Yan, as you can see, nawala, and then babalik din agad yan. Refresh nyo to, and then check natin if tayo ay nasa channel 1 na, okay? Yan, as you can see kapare ko, nasa channel 1 na tayo. Ngayon, the moment of truth, i-try natin siyang i-speed test. By the way mga parang kayo, unahan ko na kayo, ang wifi plan ng mismong wifi na ginagamit namin, which is Globe, is naka 30 Mbps fiber kami na plan. 30 Mbps na mga kapare ko, okay? So ngayon punta tayo sa ating speed. So gaya na sinabi ko kanina kapare ko, naka fiber plan kami pero 30 Mbps lang. Ngayon tingnan natin kung totoo nga ba yung pinagsasabi na parang kay Steven Tips, nagagana nga ba talaga to? Ngayon kapare ko, mabibigla kayo sa speed test sa mangyayari. Okay, tingnan ninyo mga kapare ko yung effectivity ng channel method natin. As you can see, from 30 Mbps na plan namin, umabot siya ng 69 to 70 Mbps. As you can see, kitang-kita nyo naman ninyo, walang dugayan guys, kitang-kita ninyo, binago lang natin yung channel. And then yung kanyang upload speed is 76 or 70, yan, nagsi-60, nagpa-fluctuate siya. Pero basta mas mataas siya sa 30 Mbps, goods na yun, kasi yun lang naman yung pinalan namin. Pero as you can see, yung internet speed niya is mas dumoble ng halos halos doble talaga inangat niya. Nasa 72.5 na siya yung kanyang download speed, meron siyang 3 ms jitter, and also 61.3 na upload speed. Napakaganda niyan. Ngayon try ulit natin, second try, baka sabihin niyo chamba lang naman yan, baka kasi okay lang yung network ninyo. Assuming si kapare ko mas tumataas pa siya, parang papalo pa siya ng 80 yan, biglang bumaba, nasa 66 na lang. Pero basta gaya na sinabi ko kanina, the more na mas mataas siya doon sa pinalan namin na binabayaran namin, which is 30 Mbps, is okay na okay na yung method na ginawa natin. So mga kapare ko, dito ko na rin tatapusin yung video. Napakita ko na naman sa inyo kung paano to gawin, and also kung paano siya nag-work. Anyway mga kapare ko, join na nga pala tayo sa Bilibili website, or magiging content creator na rin tayo ng Bilibili. So if you want to follow me mga kapare ko, ilalagay ko yung link sa description, and then dun din tayo magkita-kita. By the way, yung about sa giveaway natin, gawin ninyo yung mechanics is nasa description. Anyway, yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Yun lang, peace out, let's go!